So what is up mga katinta? Another vlog for today. Ayan ang ating design, Polynesian. Diyan natin lalagay sa lower leg. Paikot yan guys. So ayan, dikit natin yung design. Ayan, nadikit na natin ang stencil. So ayan guys, kung makikita nyo may putol yung ating stencil. Mamaya natin naayusin yan kapag sa likod na tayo. So ayan guys, ang gagamitin nating machines, coil at saka rotary. Parehas 5RL yan. So ayan, nakapwesto na si Pinsan Amiel. Okay na. So ayan guys, mag-start na tayo mag-outline. Nga pala mga katinta, first time ko yung gantong style ng pagwa-vlog. Try lang natin and comment nga kayo kung kamusta yung gantong style. Oo, oh, kamusta? Masakit? Mahaba na ba yan? Di ba? Wala pong ma-inch yun. So ayan mga katinta, ang tawag dito is armband. Pero obviously, hindi yan armband kasi sa leg yan, so leg band. Usually kasi, di ba, sa armband, yun yung madalas natin nakikita. So eto, this time, sa paa naman siya, sa binding side. Sayang, wala akong taga-video sa'yo. Para uminit. Sige. Tinga ako konti. Sige. Nasaan na yun? Ano na yun? Yun lang yun. Haba-haba pa lang yun. Hindi, ayun pa lang. Game? So ayan mga katinta, ang gamit natin dito is yung coil machine. Yun yung gamit kong pang-outline. And ang nakakabit na needle dito is 5RL. So siya yung ginamit ko the whole session na pang-outline natin. Wait. Isang haba yun? Ha? Isang haba yun? Sige lang. Basta sasabihan mo ako ha. Oo, sige. Kaya naman. Parang feeling ko lang ang haba nung nilagay mo. Okay. Mga 1 inch yun. Sige, sige. Babalikan mo yun, hindi na. Hindi na. Lagpas ka na. Line yun eh, oon. Masakit yun lang kasi parang... Kaso, Miel, up and down kasi yun. Pares lagi. Oo, kaya babalikan mo. So ayun mga katinta, inunti-unti ko lang yung pag-outline kasi nga masakit daw talaga dyan. Yung pinsan ko, yung client natin today, nag-research siya sa Google kung gaano kasakit dito sa part na to. And wala raw siyang ibang makita kundi pula lang sa mga pain chart. So kayo din guys, mag-search kayo sa Google ng pain chart. Buto yun. Yan na yung, yan yung part na masakit. Oo. Kasi masakit niya. Tsaka lahat. Kasi masakit niya. Tsaka lahat. And guys, tulad ng sinabi ko, i-search nyo nga sa Google yung pain chart kasi magkakaroon kayo ng idea kung gaano kasakit dun sa naiisip nyong pagpapatatuan. At least meron na kayong guide and alam nyo na yung dapat nyong expectin sa part na gugustuhin yung palagyan ng tattoo. And somehow, accurate naman yun. Ito nga si Pinsan, siya mismo nagsabi na totoo nga yung nakita niya sa Google. Masakit daw pala talaga sa part na to. Lalo sa mga part ng buto. Parang hindi masyadong masakit yan. Doon sa likod. Wow! So ayan mga katinta, mag-time-lapse na tayo ng konti dyan sa session natin. Ayan, patuloy ang ating pag-outline. So ayan mga katinta, tuloy-tuloy ang ating outline. And nga pala guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, syempre, mag-subscribe na kayo sa ating channel kung mahilig kayo sa mga tattoo kasi puro tattoo lang naman yung ating mga content. Mga part na triangle na may iiwan, mamaya isi-shade natin ng solid na black yan guys. Ayan, pero hindi pa yan tapos guys, pinapakita ko lang sa inyo yung nagawa namin. Meron pa kasi sa likod yung naiwan natin eh. So ayan yung hindi pa natapos kasi nga sa likod siyang part eh. So continue tayo guys. So ayan, patuloy ang ating paggawa ng ating tattoo. Kanina guys, yung pinakita ko sa inyo, yun pa lang yung mga solid black shadings. And syempre, ayan, kung mapapansin nyo, tinutuloy ko yung pag-shading. And ang gamit na natin dito is yung ating rotary. Ang nakakasadyang needle is standard needle na 5RL din. So same lang sila ng sukat nung ginamit ko sa coil. 5RL lang din. Pero kasi, kaya same lang. Kasi dito sa rotary natin, mas feel kong gumawa ng whip shading. Binabanlawan lang natin para mas makita ko yung mga dapat pang shadingan. Tuloy tayo sa pag-shade. Itong ginagawa naman natin dito is yung part ng banig guys. So, ayan, nag-shade tayo. Kada sulok, shade lang ng shade.
And inuunti-unti ko lang guys, syempre kada tusok, pahid, para makita ko kung enough na ba yung nagawa ko sa part na yon. So ayan mga katinta, tapos na kami ni Pinsan. Ayan, siguro ang total ng session namin inabot lang ng 5 hours. Ayan, ayan binibideo na namin para makita nyo yung outcome. And syempre, para meron kayong mapanood. Ayan, so ikot lang, ikot-ikot. Ayan, mga shot natin ng still photo, side, front, and gilid, and partly likod. So ayan mga katinta, tapos na tayo sa vlog natin for today. And experimental nga to guys, tulad na sinabi ko sa inyo. Please comment down below guys kung ano sa tingin nyo sa gantong orientation ng pabablog. Yung naka-vertical, okay ba to? Or mag-stick ako dun sa landscape, yung nakapahiga. Mag-comment lang kayo down below para matulungan nyo ako kung anong sa tingin nyo. Kasi syempre, kayo rin na may manonood ng ating vlog natin. So, kung ano yung mas okay sa inyo, yun yung gagawin natin. Pero ako, na-enjoy ko to kasi dito lang ako sa cellphone nag-edit. Mas mabilis siya and siguro kung ganito magtutuloy-tuloy yung ating style ng vlog, mas makakapag-upload ako ng mas mabilis or mas madalas. Kasi syempre, mas matagal mag-edit sa laptop. And yun, kailangan ko pang sa Premiere mag-edit. Hindi katulad dito sa phone lang, mas mabilis. And anytime, anywhere, makakapag-edit ako. And ayun nga guys, I hope you enjoyed our vlog. And if hindi ba kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Like, share, and comment guys. And see you on our next video. Ingat kayo lahat guys. God bless you all. Peace out!